pull off pa naman. Parang hindi advisable na baguhin, so hindi muna nila nilalabas kumbaga yung kanilang baraha. Oo. Nagkakasilipan lang muna pala yung mga teams natin ngayon at nasisilip din tayo ngayon. Oo, ayan. Kami yan. Kami ang maghatid sa inyo ng aksyon. Lipat na muna sa amin para dito sa game number one of the first series ng ating week two. At ngayon ay makita naman natin kung gaano pa kakalmado kasi ang nabanggit din nga ng ating mga panel ay ang importansya rito ng pagseset ng tempo. Kumbaga, yun ang isa sa mga pinakapumapaikot na ideya dito kasi tumitingin tayo sa dalawang roamers na napaka-crucial yung kanila magiging tempo, yung capability nila na mag-set up and magbigay ng mga crucial pick-off sa kanilang mga kakampi. Oh, tsaka ano dito, parang kung paano yung difference pagdating sa Joehead tsaka sa Tigrin kasi parang magkaiba, di ba, technically, yung gusto nilang gawin. Yung isa nang iitsa, yung isa nag-iipon. Kamunti ka na, nagkakaramdaman lang doon sa top lane yung mga players natin. Maaga pa daw masyado para magkaroon ng first blood. Oh, sabi mo kasi yung isa nang iitsa, kamunti ka na siya doon kasi may earth shatter pang natitira sana from a Sanford. Pero that's a major resource na na-burn din for the XP laner ng TNC. Kasi di ba typically, ano ba ang mga nakikita mong ginagawa ng Terizla kapag may turtle objective? Literal, kailangan mo isipin, hala, mauuna rin ba to? Kasi pinag-usapan na natin yung mga roamers. Mahilig yan mauna. Pero just the same yung essence ng isang Terizla na ma-set up. Pag kami XP, pag may turtle, kailangan mo tigil. Pero speaking of mauna! Napakaganda Sacred Hammer! At ito na nga ang makukuha ng side ng TNC SDZYZ. Na-miss daw sila. Or na-miss daw siya dito sa MPL. Dediretso dito ang TNC pagdating doon sa Maya Pagong. At saka ang ganda nung sinabi mo dito na parang more on nag-aantay din yung mga XP laners. Sabi ng TNC, baguhin natin. Bakit tayo dediretso doon sa turtle? Diretsoin na natin doon sa may bandang gitna. At itutuloy pa nga penalty zone! Nako, mukhang mapapabagsak na rin ngayon ang jungler ng Team Liquid. Pero may kapalit naman onto Escalera. Sanford, may flicker pang natitira. Pero i-go na rin ba ito nila Sanjian JP? At makikita natin si SCCYZ halos mawala na buhay doon. Maaabot pa nga yata, pero makakatakas pa. Heads with the kill. SDZYZ patay. Tapos si JP ang nakuha dito ng TNC. Sobrang tinde nung pagkakatansya dito ng TNC Pro Team on how they're about or they're planning to start things up prior to the first objective of the game. Hindi natin nakita yung kahit ano pa mga kumbagay naging kalugian nila na na-force out agad yung flicker ni Heads kasi hindi hinintay ng TNC na magka-turtle para maramdaman nila yun. Siniguro nila yung isa sa mga magiging taga-setup pa ng TLPH dito ang mawawala prior to that. And hindi nga siya naging turtle fight yata eh. Kasi nasetupan talaga ng TNC Pro sa Team yun. Sa gitna, no? Kanina, parang nagulat tayo kasi Boski parang ipo-force mo lang na umuwi. Saglit yung nasa gitna. Doon kumuha agad sila ng kill. At si Escalera dito ay so far nagiging consistent talaga yung kanyang pacing para dito sa TNC. Now for JP naman, parang more on information muna yung binibigay niya para sa Team Liquid PH. Ang inaabangan ko dito, Ate Brigida, is kung paano yung magiging laban mamaya ni Benny Cutie tsaka ni Cozen kasi so far hindi pa sila nagugulo sa lane nila eh. Sobrang tahimik lang ng dalawang yan ngayon. Kasing tahimik lang din ang mga nakikita natin na pwestuhan ng mga crucial heroes dito ng Team Liquid. Kasi sa naoobserbahan din natin nagiging takbo ng laro, maski si JP ay nagsastruggle yatang pumorma at humanap ng mga magandang pwestuhan o brushes na pwedeng hanapan ng setups for his team. And all the more reason yon for Sanji and Benny Cutie na huwag nyo masyadong dikitan muna dito si JP kasi tulad na lang yan, may setup na naman! Grabe naman talaga si Escalera, makukuha na naman dito si JP. Kill explain na para dito kay Heads. Ito na naman yung ikalawang beses na bago magkaroon ng pagong. Meron na namang kill para sa TLC. So binibilisan nila yung kanilang rotation dito against the Team Liquid PH. Pero parang magkakaabangan na ngayon, Brigida, para sa ating pagong nakapuesto ngayon ang Liquid PH. Paano kaya nila ito poporma? Dahil si Sanford na mauuna with your shatter. Onward combo na makakancel. Out lang yata! Ay nga, mawalan buhay doon si Cartesi. Mapipilit na lumayo. At si Sanford may iwan pa nga. Pero limang players yata dito na side ng TNC makakakuha. Sanford is down pero may palit din dito ang Liquid PH. Ginamit na ni JP yung kanyang flicker. Pero walang tatamaan nung injector. So hihingo muna ating mga players kasi TNC parang hindi din yata pwede tumuloy doon sa turtle kasi wala silang mga buhay. At sa nagawang setup and engage na yon ni Sanford ay nagkaroon ng lugar huminga ang Team Liquid Philippines. Eventually secure
capturing the second turtle objective ng ating laro. So nakakuha ng kahit papano bawi doon ang Team Liquid at paniguradoy gusto na nga nilang mag-convert, kaya nakikita natin dito sa bottom lane si BenQT na tahimik nga lang naman talaga. Pero hindi naman din siya napupuruhan so far, kaya kung yun lang ang titignan natin for Team Liquid, para pwede mo pang sabihin na kahit papano ay nasa ligtas pa naman kalagayan yung team nila. Oo, tsaka maganda yung ano dito, nabanggit mo yung ginawa ni Sanford kasi limang players pala. Oo. Kanina ng TNC yung nag-hubble sa kanya. So nagkaroon na space doon yung mga players ng Team Liquid PH at bumaliktad na yung pabarya kanina na kalamangan ng TNC. Napunta naman ngayon sa Team Liquid PH. Siguro ano na lang, depende na lang sa kung paano yung paggamit dito ng mga skills. Yep. Lalong-lalo na sa mga post-4 natin kay Hatred at kay Sanji. Na binati natin si Hikaru rito kanina. Oo. Birthday nga din pala ni Kuya Hatred. Ayo nga. Napakaraming nagse-celebrate ng birthday ngayon. Kaya for sure gusto nilang maipanalo ito kaso may conceal. Ha? May conceal play. Tapos makakancel out lang din yata. Napakaganda doon sa loob. Pero may penalty goal! May kita pa nga dito si Sanford na napakakunat naman talaga. Aalis doon sa kanyang gandang pero mapatay pa rin sa kamay dito ni Heads. Napakaganda na nangyayari ngayon para sa TNC pero habang nangyayari yun, nakakapag-farm pala or clear ng minion wave si Karolito sa top lane. Oo, kasi si Karolito talaga kailangan antabayanan mo rin kung ano ba ang ginagawa ng jungler ng Team Liquid kahit na sinasabi nyo kanina at kanina pa kayo nakakuha ng advantages kontra doon sa mga players nila na masaspatan nyo such as JP, such as Sanford, pero still not taking away the fact na so far this early game has clearly been in the hands of TNC. Sobrang ganda nung kanilang mga nagiging pag-anticipate dito. Halos hindi talaga tayo nakakakuha pa ng successful so far na ejector setups coming in from JP. Pero another thing also na we have to look at ay kung paano pa rin naiingatan ng TLPH yon, kasi nga hindi din naman nila dinidikitan ng sobra tong mga taga-front na to. So meron at merong mga nakukuhang kills pero isa-isa lang katulad na lang yata nito. Ayun nga lang, hindi tatamaan pero baliktad pa. Nice counter set up play para dito sa Team Liquid PH. Meron free para sa kanila. Si JP dito tatamaan na at makapatay pa nga sa kamay dito ni SDZYZ. At dahil dyan, TNC kompleto pa rin na pwedeng kumuha ng pagong habang yung Team Liquid PH. Sabi nila dito, Brigida, inalaban pa rin namin. Uy, kinasa na yata yung conceal doon pero may primal rush pang natitira. Ay, go-go pa ito ni Carl Lito kasi hindi naman siya sinamaan ng penalty zone. That's a shutdown for Sanford. Ayan, woo! Double kill pa nga. At kita natin dahil dyan, Team Liquid PH ang makakakuha ng pagong at sila pa rin ang lamang pagdating dito sa gold and even yung gitna. Parang pwede pa nga yata nilang kuhanin dahil papasok na naman with those free hits si Cartesi. Meron pa sila minion pero madedepensaan pa rin hindi ipipilit. Sanji with that turret secured. At ang objectives ay unti-unti nang pumapabor for Team Liquid Philippines. Kanina ay kakala mo medyo makakahinga ka pa dahil hindi na ganoon ka naging pulido yung team fight in favor of either TNC or TLPH. Pero sabi nila, hindi, ilalaban pa rin natin ito. Iko-commit natin ito dahil alam nating meron na tayong capabilities to do so. Kasi nga hindi naman sobrang nasha-shutdown yung crucial players dito ng Team Liquid. And right after that, kung kanina sabi mo barya-barya lang yung mga kalamangang nakikita na natin, libo-libo na ngayon. Oo, parang nakalimutan maghuhumulog ulit. Oo. Kaya lumaki na nang lumaki. Dito yung kalamangan ng Team Liquid PH at napakaganda na binagit mo yan kasi kahit si SDZYZ, feeling ko mahihirapan na siya na mag-try na mag-secure dito na kanyang purple buff. Pwedeng puntahan anytime, pwedeng salubungin. So 8 minutes pala nung laban natin pero ramdam mo na yung intensity at saka yung trading ba? Yes. Nung dalawang teams natin kasi so far ha, wait lang, so far meron set up play pala doon sa may top lane. May penalty so para kay Heads pero nakita na si Hatred at mabibigyan na nga din si Heads sa moment ayon. Naku, papasok pa ba rito si Kozen? Mukhang hindi na, JP, mapapatong baba at magiging kapalit. Mukhang hindi, eskalera na ko, mag-isa ka na lang yata dito at sasamaan mo na yung ibang mga kampe dahil 4-man down for TNC. At nakikita na nga natin ngayon na mas bumibilis na ang pagtakbo dito ng side ng Team Liquid PH. Yung 2K na gold lead nila kanina, 3.6K na ngayon. Na over TNC, parang sila naman yata yung gumagawa ng split push play. Pero ito yung pinaka nangyari. Ito ang ating Infinix Instant Replay. Ayan o, napakaganda eh. Nandun yung combo ng Penalty Zone, Frigid Glacier. Pero how well did TLPH position themselves Bobby doon sa nakita nating makitid or dito sa espasyong ito sa bandang top lane natin. Literal na wala ka nang tatakbuhan kung ikaw si Escalera. And that does then! Speaking of, isa na namang setup ang nakita natin!
Parang may malaspring yung ejector ni JP doon. Nakakita tayo bigla ng ano ng isang Terizla na lumilipad. So ito na yung sinasabi natin na isang magandang ejector play lang para dito sa side ng TLPH. At dahil dyan, nakasecure na ulit sila ng another objective against the TLPH. And speaking of gold, malaki pala ang kalamangan ni Benny Cutie versus dito kay Cozen. Alam niyo mga kalamangan-kalamangan na yan. Bago mangyari yung sa top, babanggitin ko pa lang din yata eh. Kahit na, oo, oh, nahihirap-hirapan sa siguro si SDZYZ by now, maganda yung standing na, hindi pa siya nakahanap, hindi pa siya nabibigyan. Oh, pwera lang doon sa nakita talaga nating moment sa top lane na binigla ang DNC Pro Team. Regardless of how well they were able to establish that early game, sobrang evident doon yung standing ni JP kanina. Wala yung 4 assists na yan. Oh, biglang dumiretso, no? Dinire-diretso na kumbaga dito ng TLP. So sinasabi mo dito na kung sino una man bigla, sila ang mauuna at lalamang sobra pagdating sa team fight. So tingnan natin kung mabibigla ba ulit ang TNC dahil nandito na yung Lord sa may top lane. Pero naka-ready sila para dumepensa at mabilis lang din naman ang kanilang clearing na minion wave dahil first Lord pa lang din naman. Yep. So mabilis nga na nadepensaan. Tsaka yung kahit papaano ay meron silang very reliable na magiging sources of wave clear dito. Meron pa namang mga Eternal Guard dyan, si Hatred, Cozen, Moskov. Ano pa ba ang kailangan mong hingiin sa Moskov pagdating sa wave clear? Lumulusot at lumulusot lang yan. Yung mga sibat niya ay talagang mararamdaman mo kahit nandun ka sa likuran. So pwede talaga nilang panghawakan itong depensa na gusto nilang gawin. And late game-wise ay pwede mo ring sabihin isa yun sa kakapitan ng TNC. Talagang si Cozen dito na kanina nakikita natin paunti-unting naghahanap ng trades for their team is the same person na pwedeng mag-turn around ng mga makikita nating kaganapan later on. Siyempre, kagapay niya dyan, yung mga setups dapat na magmumula high escalera na kailangan na yatang ibalik yung pressure ng early yung nangyari game kanina, no? Kasi parang biglang nabubulaga yung mga players kanina ng TNC. So, iba yata yung formation ngayon. Nati, ibigay na ng side ng TLPH. Parang si Sanford yata yung mauuna. Tapos biglang makakakita ka na lang ng robot ni JP na biglang tatakbo. Tingnan natin kung ganun yung mangyayari para dito sa ating dalawang teams. And gusto natin yung tempo, no? Nung TLPH na kalmado lang. Pero yep, pagka parang nasimulan na nila, wala nang makakapagpapigil. Parang ganun eh. And parang all it takes is for at least one crucial play or one player na hindi mag-hold back. Kagaya nung nakita nating play na ginawa ni Sanford nung isang mga major objective kanina, na pakiramdam ko from that point onwards ay unti-unti nang nakapa ulit ng Team Liquid kung paano ulit nila magigit or makukuha yung grasp sa tempo na papabor sa kanila for this entire fight. And sobrang nag-iingat na nga ngayon yung TNC kasi hindi na nila pwedeng pa lakihin pa yung agwat na ito kasi aapak na siya ng halos 8,000 sa pabor ng Team Liquid. Eh tumitingin ka sa isang Roger, sa isang Harry. Ay, nako. Kayang-kayang manunaw kahit na gusto mong promonta. Pero speaking of promonta! Nako, pumronta na nga. Tingnan natin kung papasukin din si Escalera. Dumating na rin si Cozen pero nakaboy dito na Team Liquid PH. Oh. Si JP papasok doon. Matatamaan na Secret Hammer at mamatay pa nga sa kamay ni SDZYZ. Pero si Carty si Full Free Hit lang versus Heads. At aalis mo ng mga players dito dahil nabawasan nga na isa yung team ng TLPH. Pero sila pa nga ang nakakuha dito ng Lord. Natulak nila. Papalayo. Enough yung TNC to create space and secure that objective for themselves. Pero Heads, grabe. Kamuntikan siya. Piso na lang talaga yon, literal. Oo, kapiso na lang si Kuya Heads nung moment na yon. Pero nakasira naman ngayon ang TNC ng Torres sa may bandang gitna. So, grabe yung ano, no? Yung dalawang teams natin, hindi pwedeng walang makuha before sabihin na natin sacrifice sa isang team fight. Kung ikaw ay ang TNC rito or TLPH, mararamdaman mo yung kaba sa pag-a-anticipate ng mga pwedeng setups talaga kasi doon nagiging very reliant yung team fights natin so far. Pero speaking of, hindi na yata basta pag-setup ang hanap. Kamuntikan doon si Cozen na hanap ni Cartizi. Oo, parang nga napaalis lang muna. Uy. Parang nga delikado din nagkapagkaipilit na magkaroon pa ng team fight. Pero take note na force na. Oo. Yung wind of nature pala. Dito ni Cozen. Oo, napakalaking bagay noon for TNC na currently on the defense. Kakapick up lang din ng Rose Gold Meteor dito ni Benny Cutie. Pero hindi naman yata sila magpupumilik ng kahit ano pang laban sa ngayon eh. Gusto lang nilang linisin yung mga teore ng TNC. At magsisi Escalera rito, magdadalawang isip yata muna na maghanap ng setup considering na wala pa siyang flicker pala. Oh, wala rin. Tsaka si Benny naka-fury. Oh, feeling ko aantay muna nila dito yung mga pa-flicker ni Escalera. Pero may matami din kasing pang sagot dito yung TLPH eh. So ngayon ay
again, uulitin natin at sasabihin ko ulit na grabe ang controlled aggression. Yes. Parang alam mo yung pag sinabi nilang may nangangati sa may kagat ka ng lamok, iko-cross mo muna. Ah, hindi mo kakamutin pero magdo-drawing ka ng X na pwede mong gawing asterisk pag nagigil ka na pero basta iwasan mo siyang sobrang kamutin kasi lalala siya. Oh, parang ganun yung nangyayari ngayon sa ano sa TLPH. Actually applicable din siya sa TNC kasi pwede silang mag-assim din na parang counterplay na tayo. Sige, meron ako immortality. Oo. Mag-i-implosion ako pero hindi inaantay nila yung perfect timing. Oo, tsaka malaking bagay kasi yung pag kaka-force out talaga, tingin ko ah, nung Wind of Nature dito. Kanina, no? Ni Kozen. Kaya nagkaroon siguro ng kaunting hesitation sa parte ng TNC sa kung ipagpapatuloy ba nila, kung maghanap nga ba sila ng engage. Also, since TLPH, yung mas nakikitaan natin ng aggression ng dominance so far dito sa ating nagiging laban. 15 minutes na po tayo para sa ating unang game. Pero hanggang sa puntong ito, ramdam mo rin yung respeto ng TLPH sa kapasidad ng TNC. Pero si Heads nga ba ang ibabato? Mukhang hindi magigipatumpay! Okay, napaflicker out si JP na moment na yun. Nagamit na rin yung Sacred Hammer, by the way, ni Escalera. Testing lang! Testing lang! Testing ng daw kung merong maseset upan. So mabilis nakikilos ngayon ang TLPH doon sa may bandang Lord. Pero si Escalera nagahabol din. Okay, nagkakitaan. Mm-hmm. Ang dalawang roamer. Okay, okay. Ang nala lang para dito ay ang flicker ni JP. So at least alam yon ng TNC Pro Team na walang surprise ang ejector na may pwedeng mambula sa TLPH. Not unless dikitan nito ng sobra ni JP. Pero if you were JP, sobrang tricky nito kasi kailangan mong lakarin, i-timing doon sa deathly grasp ni Hatred na pwede mag-turn ng, turn things around. So TLPH mukhang ito, unti-unti naman na nilang pinepwestohan ang ating Lord objective. Pero look at Heads, look at Heads. Ano ang timing na gagawin dito ng ating mga dalawang XP laners? Nakuko, sisimulan na ba ito? Makukuha ba na TLPH? Mabilis na set up play para dito sa side na TNC. Pero habang nangyari na nakuha na ng TLPH kanina yung Lord, si Cartesi, mga paalis ng moment na yon, meron namang immortality. Si Heads medyo napakakunat at nakita na nga si Sanji. Natagpuan si Sanji doon sa may bandang likod. Halaka! Nakita na sila! Pero papasok na naman dito si Escalera. Meron pa Sacred Hammer. Habang si Cartesi nag-aantay lang ng perfect timing. Si Sanford at si SDCYZ ang naging casualty nung moment na yon. What? Anong ruta yung dinaanan ni Sanji doon? Nagulat ako bigla. Parang, ha? Hindi basta U-turn yun eh. Hindi ko siya maipaliwanag na circle and curve and curly. Kasi ano nga, sabi ano nga natin, kakaiba kasi talaga. May something talaga. May something kasi talaga. Hanggang Aurora ba naman, may something siya. Kasi direserva niya yung flicker para malito, para makabalik doon sa kakampi niya. Ay, wala na muna tayong pwedeng sabihin pa. Depensa muna para sa TNC Pro Team. Pero conceal sa baba, ah. Magmula kay Escalera. Nag-conceal din si JP, ah. Okay, okay. Sino mauna dito? Sino mauna? Depensa lang yata. Respeto, respeto. At disiplina lang ulit muna. Grabe ang pasalubong sa atin dito ng TNC tsaka ng TLPH. Happy birthday. Happy birthday sa mga nag-celebrate din ng birthday ngayon. At tsaka nung last week. Sa lahat pa, pati next week. Happy birthday sa inyo. Ito yung regalo ng TNC and TLPH. Isang napakadikit na 18-minute game. Grabe, no? Ito yung kinakabahan ako kasi kapag mga 18 minutes na kasi, alam mo, parang ang nangyayari kasi sa mga ano sa mga teams, lalo na pag nasira dito yung tori ng TNC, taas-baba. Ang Team Liquid PH ay sanay sa mga bigla ang split push, backdoor. Kung ano na ba ang tawag natin sa ganong klaseng play. Ayun na nga eh. Kaya yung pag-manage nitong mga waves na to, kaya maiintindihan mo rin kung bakit ang TNC Pro Team, todo kapit sila sa mga natitirang inhibitor turrets na meron sila. Kasi yung wave management na pwede nilang problemahin, kalaban kasi dito TLPH, Team Liquid, and yung history nila na sobrang daming beses na biglaan na lang tinatapos yung laban just by split pushes, ay hindi ko gusto i-problemahin ngayon ng TNC Pro Team. So, eto ha. Eto lang. Ano yun? Sige, anong baon mo sa amin? Eto lang ang oras para pwede tayong huminga ng onte. Eto lang yun. Oo. Kasi mamaya, walang hingahan na to for sure. Hindi na-reveal ng Magic Sentry kung nasan ang Team Liquid. So, libre talaga ngayon ang Team Liquid na pumorma at pumuesto sa kung anumang gusto nila. Ang ganda ng pwesto na yun. Ha? Kasi, di ba normally, doon ka nagtatago sa may bush after nung buff. So, dahil doon, parang sabi ng TNC, asa na ba talaga? Asa na ba? Asa na ba? Kasi nandito tayo sa may bottom lane. Ay. Nag-sentry tayo doon sa may purple buff. Pero walang tao. Wala eh. Ayun, si Escalera, may information siya. Naku, speaking of tao, maganda ha.
Kaso, iingatan na lang din yata ni Escalera ang sarili niya dahil mas kakailanganin siya mamaya. Pero hindi ko alam kung pagpapatuloy niya ito eh. Hindi. Feeling ko na experience na rin yan ng iba eh. Yung parang nagtatago ka lang sa bush, tapos gagawa ka ng play. Tapos nakakalimutan mong gumalaw. Tapos natitipi talaga yung pabalik ng base. So kailangan niya dyang gumalaw-galaw. Okay. Folks lang. Nako, nakikita si Carlito! Nakita na dito si Carlito, pero hindi tama Eternal Guard para napakasakit ang damage nila sa TXC. Kinulangan pa nga. Kahit daw masakit, makakatakas pa rin ang isa sa mga main cast ng Lobo. Habang nandito mga players ng TLPH, hinahanap na nila kung saan nga ba pwede may opportunity na makapasok laban sa TNC. Naku po, meron Earth Shatter on Mark combo, pero naiwasan yung Frigid Glacier at may pinalipag na naman. Kaso si Ed's ang unang mawala at isa-isang tumatakbo ang TNC. Nakuha na rin si Escalera, double kill na para dito si Sanford. At habang nangyayari yun, si Cousin pala nandun sa taas. Pero nandun naman si Carlito para depensahan habang kumakatok na paunti-unti ang mga players dito na side ng TLPH. At para sisirain na nga at itutuloy pa. Pero yung nga lang sasalubugit pa dito si Hatred at unti-unti na nga mawawala. Napakaganda pagbitaw. Pero Team Liquid PH para sa game number 1.